Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Kalat na nga umano ang isyong nakuhanan umano ng pulburon ang kuting ng Norte at ang kanyang asawa na ahas ng Malacanang na si Liza Smags sa isang paliparan bago ito tumungo sa isang bansa para sa kanyang travel. Dito nga pala umano na nilulustay ng kuting ng Norte ang pera sa kaban ng bayan sa kanilang travel kasama ang kanyang asawang sakit na nga sa Malacanang na si Liza Smags aka The Snake. Paliparan bayarin na rin. Wala nang pwedeng pagkatiwalaan nga ngayon sa ating ahensya at sa ahensya ng Philippine governments. Lahat ay nadadala na lang sa money talks. Ang balita ngang ito ay kumalat na at naging mainit na usapin din sa mundo ng social media. Ayon nga sa isang netizen, mabuti ngayon pa lang makita na ni Indais ang totoong kulay ni Bongbong. Tinatago lang niya yon. Now it's all in the open. At nakikita pa ng buong mundong kabastusan nilang dalawa. Lumabas na ang totoong kulay ng Pangulong BBM. Akalain mo ngayon lang nangyari kinamayan ni PBBM ang iba samantalang Vice Indaisara Dedma. Parang di niya nakita si Vice President Indaisara. Nakita ko yung unang parang kinakat nila, binabati ni PBBM si Sara, si Madam Liza ang hindi pinansin si VP Sara. Ang gulo kaya ayaw kong manood ng ganito. Buti pa manood na lang ako ng charity vloggers na talagang tumutulong sila ng mahihirap harap-harapan nagbibigay ng mga sa mga pobre. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Sobrang nakakalungkot itong video na nakita ko mga lords. I don't know if this is latest, pero sobrang nakakalungkot lang at nakakadismaya lang. Even ako as supporter ni VP Inday Sara and supporter ni President BBM nung election, ako ay nalulungkot. Kinawayan or binati man lang si VP Inday Sara at basta-basta lang si President BBM na umakyat. Sobrang nakakalungkot mga lords. Kasi sa totoo lang, ako ay naaawa talaga kay VP Inday Sara. Diba? Kasi nananahimik si VP Inday Sara sa Davao City. Pero pinilit niligawan ng mga Marcos, diba, na patakbuhin si VP Inday Sara. Kasi alam naman natin at that time, si VP Inday Sara ay malakas talaga sa service, no? Lalo na as president. And ngayon, nananalo na sila, no? Ngayon na nagamit nila, no, ang mga Duterte. Wala na, no? Kumbaga, na-set aside na si VP Inday Sara at tinatrato na lang nila na ganyan si VP Inday Sara. Now, which is, wala naman siyang ginawang masama
no, kay President BBM, lalo na kay First Lady, never siyang nagsalita ng kung ano-ano. Despite, no, despite sa mga statements na maaanghang na statements na sinabi ni Tatay Digong, ni Baste, mga kapatid ni VP Inday Sara. But still, VP Inday Sara, pinili niya na suportahan si President BBM. Still, andyan pa rin siya kay President BBM. And yet, ganito ang mangyayari. Alam niyo mga lords, sa totoo lang, sana hindi na lang talaga, no, hindi na lang talaga nakipagsanib si VP Inday Sara sa mga Marcos. 'Di ba? Sana nagstick na lang sila as Duterte. No, total, imaginein mo, bumaba sa pwesto si Tatay Digong, si former President Rodrigo Duterte, bumaba sa pwesto na may pinakamataas na trust and approval ratings. And first time 'yan mangyari, 'di ba, sa history ng Pilipinas, na may isang pangulong matatapos ang kanyang termino na may pinakamataas na trust and approval ratings. So talagang at the time, 'di ba, talagang marami talaga ang solid supporters ng mga Duterte. Grabe mga lords, no. Hindi ko ma-imagine na darating sa puntong ito, 'di ba? Na darating sa sitwasyon si VP Inday Sara, sa sitwasyon na siya na lang mag-isa. Kasi 'di ba, nung election, no? Nung election, grabe, ang daming nanliligaw kay VP Inday Sara. Ang daming nanliligaw sa mga Duterte para makatandem lang. I've heard, of course, Trillanes. We all know Trillanes. Simula pa lang dati, 'di ba, niligawan na niya si former President Rodrigo Duterte na maging Vice President siya at President si Duterte. Pero hindi pumayag, no, si Tatay Digong. Narinig ko rin na si Risa Montiveros, no, ay nakikipag-ugnayan dati kay Inday Sara. And yet, hindi, no, hindi nakipagsanib ang mga Duterte sa kanila. Here comes ang mga Marcos. Grabe, no? I cannot imagine na darating sa puntong to na maiisip na lang natin na baka talaga lang, no, baka talagang ginamit lang, no, si VP Inday Sara para manalo. Kasi lahat, 'di ba, lahat ng rason para manalo as presidente ng Pilipinas na kay VP Inday Sara. We all know, 'di ba, sa lahat ng mga surveys, ang top choice ng mga Pilipino at the time, si VP Inday Sara. Plus factor pa yon, 'di ba, na ang taas ng trust and approval ratings ni Tatay Digong that time. So talagang nasa kasagsagan ng peak ang mga Duterte at the time. Talagang mananalo, mananalo talaga. Kasi 'di ba, remember niyo yung Ocho Derecho? 'Di ba, walang nanalo sa Ocho Derecho. Lahat ng inendorso ni VP Inday Sara at the time nanalo, pero ang Ocho Derecho wala. Ganun ka-powerful. At alam nila na grabe ang mga supporters ng mga Duterte, sobrang solid, sobrang dami. Kaya niligawan nila, niligawan ng niligawan, no, ni Senator Aimee ng mga Marcos, si VP Inday Sara, para lang makatandem, no, makatandem ni President BBM. Actually, hinintay pa nga nila yung desisyon eh. 'Di ba? Bago nag-file ng candidacy si President BBM, naghintay pa sila ng desisyon ni VP Inday Sara na baka tatakbo si VP Inday Sara as president. So, mag-give way, no, si President BBM at magiging vice president na lang si President BBM. Pero hindi, kasi si VP Inday Sara hindi naman siya takaw kapangyarihan eh. 'Di ba? So, ni-reject niya ang presidency. Pero kinulit, pinilit, niligawan hanggang sa napa-oo siya at hanggang sa tumakbo siya as Vice President. And take note, sinuway pa niya si Tatay Digong. 'Di ba? Ang dami ng reminders, no, si Tatay Digong at that time during election. Pero sinuway ni VP Inday Sara si Tatay Digong at nakipagsanib at sumuporta ng solid pa rin kay President BBM.
But look at what happened now. Sobrang nalulungkot talaga ako para kay VP Inday Sara. Sa totoo lang, ay kumbaga lahat ng mga ginagawa right now ng mga kongresista, 'di ba, nila Romualdez, no, ng administrasyon na to, na they are trying talaga na 'di ba pabagsakin, patahimikin ang mga supporters ng mga Duterte, 'di ba, ang mga Duterte itself, no. Patuloy nilang hinihila talaga pababa. Sobrang nakakalungkot lang na despite of everything, no, darating sa point na ganito. And mapapaisip ka na lang talaga, mga lords, no, na parang talagang literal na ginamit lang talaga si VP Inday Sara. Pansin nyo nung election, di ba? Hindi na nga ni VP Inday Sara kinakampanya ang kanyang sarili, di ba? Palagi niya bukang bibig, Apo Lakay, Apo BBM. Palaging bukang bibig ni VP Inday Sara sa almost lahat ng campaign, no, na iboto nyo si Bongbong, no? Iboto nyo si BBM, iboto nyo si Apo BBM, di ba? Kaya ang sakit, no? No, lalo na nung nakita ko yung video na hindi na nila pinapansin si VP Inday Sara. Sobrang ako po ang nasasaktan, no, sa kay VP Inday Sara right now. Hindi niya deserve yun eh. Kasi nanahimik yan sa Davao. Kinulit nyo. Ginulo nyo ang buhay niya. Ang akala namin, ang kalaban lang ni VP Inday Sara, mga makakaliwang grupo, si Larissa Ontiveros, si Franz Castro. Diyos ko, pati pala, ang First Lady, pati pala sila Romualdez, pati pala ang kalyado ni President BBM maging kalaban ni VP Inday Sara. Diba? Ay, naku, it's a trap. Na-trap si VP Inday Sara at wala na siyang magagawaan, dyan na siya eh, no? Kaya trabaho na lang siya ng trabaho. Diba? Kahit hindi na siya pinapansin, kumbaga dinidisrespect na siya, pero trabaho pa rin siya ng trabaho para sa Department of Education, diba? At para sa Office of the Vice President. Diba? Nakakagigil eh, no? Pero Sige lang, di ba? May election pa eh. Di ba? Sige lang. Solid lang dapat tayo, mga lords. Nasa likod lang dapat tayo ni VP Inday Sara. Kasi, in the first place, tayo naman, mga Pilipino, ang pagsisilbihan ni VP Inday Sara. At hindi ang mga pulpolitiko. Matutulog na sana ako, mga lords. Pero meron ako nakitang napakalaking joke. Serbisyo aprobado at pinagkakatiwalaan. 75% trust ratings. 72% approval ratings. Di ba? Wow! Grabe! No, namigay ka lang ng ayuda. Inubertikan mo lang yung DSWD. Wow! Grabe! Ay, nako. Sino ba ang tinatanong nila? No, yung tanong, sino kaya ang tinatanong nitong tambaluslos na to? No, saan ba kayong lupalop ng Pilipinas nagsasurvey? Diba? Baka nga siguro pag sa late nagsurvey, hindi abutin to. Ah, sige pa! No, condition, i-condition nyo ang utak ng mga tao! Sige! No, halabira! Diba? Ito siya, sobrang kulelat sa surveys. Diba? Sobrang pinakailalim siya. Tapos biglang, wow! 75 trust ratings? 72 approval ratings? Wow! Natalo mo pa si VP Inday Sara? Ay, nako! Anyway, libre lang naman mangarap. And at the same time, libre lang naman gumawa ng poster, guys. Mga lords, I'm sorry kung mapupuna ko to, no? Post sa page ng Presidential Communications Office. Oh my God, akala ko sa news lang, pero pinost pala nila sa kanilang page. Diba? At ang sabi, I will make it up to her. President Ferdinand Marcos Jr. made the remark on Monday after admitting he already missed 2 dates with First Lady Liza Marcos amid his tight schedule. Alam nyo, mga lords, nung pagbasa ko nito, nung pagkita ko nito, ewan ko ba
kayo, kinikilig ba kayo mga Lods? Kasi ang nararamdaman ko, lungkot, no? Nararamdaman ko na itong gobyerno na to, this is not all about your love story, President BBM and First Lady. This is not all about the two of you. This is about the real issues sa Pilipinas. 'Di ba? Ang totoong issue, ang totoong problema at ang totoong nangyayari sa Pilipinas, 'yun yung bigyan niyo ng pansin, 'yun yung pagtuunan niyo ng pansin. Tapos ginagamit niyo pa yung page ng gobyerno, 'di ba? Just to inform everyone na na-miss ni President BBM ang kanilang date. My God, no. Alam nyo, calling the attention, no, kung sino man yung admin ng page na to. Please stop it. Stop it. Nasisira si President BBM. My God. Iinto nyo na yan. Diba? Yung mga ganitong news, hindi siya nakakatulong. Alam nyo, nakakabwisit. Kasi halos, 'di ba, mabilis yung pagtaas ng mga bilihin sa mga problemang nangyayari sa Pilipinas, tapos ito pa yung mababasa mo. Alam mo, sa totoo lang mga Lods, lungkot na naiinis ako. Bakit pinupost pa itong mga ganito? Oo na, kayo na ang magara. Oo na, kayo na ang mayaman. Oo na, kayo na yung ano, 'di ba? Kayo na yung the royal family. Diba, the richest family in the Philippines. Oo, kayo na. No, and we don't care. Ha? Hindi, wala kaming pakialam. Pwede ba wag niyong ipakita yung mga lifestyle niyo? Diba, sa mga Pilipino, pwede ba magtiis-tiis naman kayo? No, pwede niyo naman nang hindi na ito ibandera, pwede na hindi ito i-news. Tapos yung gobyerno pa, yung nag-a-announce ng mga ganito, my God. Tapos magagalit kayo pag ibabash si President BBM. Tapos magagalit kayo kung may mga sasabihin ang mga tao. Eh kayo din naman nagsisimula, oh. 'Di ba sa inyo nagsisimula? Na naiinis ang mga tao kasi despite of all, may time pa kayo mag-date, 'di ba? May time pa kayo. Buti pa si President BBM, babawi siya kay First Lady, 'di ba? Wow! Sana. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!